Copyright disclaimer. All materials in these videos and audio are used for entertainment purposes and fall within the guidelines of fair use. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. No copyright infringement intended. All rights belong to their respective owners. If you are, or represent, the copyright owner of materials used in this video, and have an issue with the use of said material, please send an email to _mananzalarichard30@gmail.com. May mga bahagi ng kanta na nagtatampok ng malalakas na double bass pedal, malawak na galaw ng kamay, at iba pang mga teknikal na elemento. Ang kahusayan ni Ulrich bilang isang drummer ay matatagpuan sa kanyang kakayahan na magbigay ng malakas na ritmo at makabuluhang fills. Ang Flipper Messiah ay isang halimbawa ng kalidad at enerhiya na madalas nating inaasahan mula sa Metallica. Ang kombinasyon ng mahusay na kumpas ng drums at malalakas na gitara, bass, at mga boses ay nagbibigay ng isang kahangahangang tugtugin. Kahit na ang mga drummer at music hero ang masigit na makakaunawa at makaka-appreciate ng mga detalye at kahusayan ng Flipper Messiah, drums only, hindi may kakaila na ito ay isang impresibong bahagi ng kanta at nagpapakita ng galing ni Lars Ulrich bilang isang drummer sa mundo ng heavy metal. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang mga instrumental na bersyon tulad ng drums only ay nagbibigay daan sa mga tagapakinig na masuri at bigyang pansin ang mga individual na elemento ng isang kanta. Sa konteksto ng isang bandang tulad ng Metallica, ang mga drums ay isang pangunahing bahagi ng kanilang tunog at palakasin ang kanilang mga kanta. Ang pag-aaral sa mga instrumental na bersyon ng mga kanta, partikular ang mga drums, ay maaaring magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kahusayan at katalinuhan ng drummer ng banda. Maaaring masuri ang kanyang mga teknikal na kasanayan, kasilgian, at kahusayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga fills, galaw ng kamay at paa, at iba pang mga elemento ng pagtugtog. Upang masuri ang Flipper Messiah, drums only, ng mas eksaktong paraan, magandang magkaroon ng personal na karanasan sa pakikinig dito. Ang pag-aproba sa karanasan ng pakikinig ay lubhang subjektibo, at ito ay nakasalalay sa personal na mga preferensya at karanasan ng bawat individual. Bandits@DISSADVANTHINITO sa mga nakikinig patungkol sa Metallica Flipper Messiah, drums only, ang pagkakaroon ng isang drums only, bersyon ng kanta tulad ng Flipper Messiah. Ng Metallica ay may mga kahalintulad na advantage at disadvantage para sa mga nakikinig. Narito ang ilan sa mga ito. Advantage 1. Pagpapakita ng mga kahusayan ng drummer, ang mga instrumental na bersyon ng mga kanta ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang bigyang pansin at ma-appreciate ang mga kasanayan at galing ng drummer. Sa drums only version, ang mga tagapakinig ay maaaring masuri ng mas eksaktong ang mga teknikal na aspeto ng pagtugtog ng drums tulad ng mga fills, galaw ng kamay at paa, at iba pang mga detalye ng pagganap ng drummer. 2. Pag-unawa sa estruktura ng kanta, ang pagtanggal ng iba't ibang instrumento at focus lamang sa mga drums ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pag-intindi sa estruktura ng kanta. Ito ay nagbibigay daan sa mga tagapakinig na masuri ang mga dynamics at mga bahagi ng pagtugtog ng bawat instrumento. Disadvantage 1. Kakulangan ng kabuuan ng tunog. Ang pagkuha ng isang drums only
bersyon ng isang kanta ay naglalagay ng pangunahing focus sa mga drums at nagbubura sa iba pang mga instrumento tulad ng mga gitara, bass, at mga boses. Ito ay maaaring mawala ang kabuuan at buong tunog ng kanta na kadalasang naging bahagi ng kahalagahan ng orihinal na bersyon. 2. Hindi nagpapakita ng mga melodya at harmonya. Ang mga drums ay nagbibigay ng ritmo at batayan sa isang kanta, ngunit hindi nito isinasama ang mga melodya at harmonya na nagdaragdag ng emosyon at estetika sa musika. Ang drums-only version ay hindi nagbibigay ng buong karanasan sa mga tagapakinig na umaasa sa mga melodya at mga harmonyang hatid ng iba pang mga instrumento. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng isang drums-only version ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga individual na nagnanais na masuri ng mas eksaktong ang aspeto ng pagdugtog ng drums. Gayunpaman, ito ay maaaring mawala ang kabuuan at konteksto ng orihinal na kanta, at maaaring hindi magbigay ng kumpletong karanasan sa mga tagapakinig na nag-aasam ng buong tunog at melodya. Thank you for watching. Subscribe, like and share my YouTube channel Manansala 30. Here for more tips, other content and entertainment and a lot this. We're embracing a world of excitement, knowledge, and endless possibilities.